kusina. Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. So for today's video, excited po ako dahil ito po yung araw na nakuha ko na ang aking first YouTube na sahod. Pero ito po yung sahod ko for the month of July. It's just that hindi ko pa siya nakuha until today, September 9. 2020. Gusto ko lang po pala pasalamatan lahat-lahat ng sumuporta, tumulong sa channel na to. Salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood, sa mga hindi nagsiskip ng ad. Salamat po sa inyo at sinatsagaan nyo pong panoorin ang mga videos ko. And kung hindi naman po dahil sa inyo, hindi naman po mamomonetize ang channel na to at hindi rin tayo makakatanggap ng ating first na YouTube na sahod. Bali, kadarating ko lang po ngayon sa bahay. And syempre, new normal, kailangan pagdating mo sa bahay, kailangan maligo ka na muna at kailangan malinis ka bago ka gumawa ng anumang bagay para sigurado na maiwasan ang pagkalat ng virus. So, kanina po, nanggaling kami sa Western Union and kukwento ko lang po ng very quick kung ano yung proseso ng pagkuha ng YouTube na sahod at kung kailan mo ba ito makukuha. Kung ikaw ay channel na nag-aantay na ma-monetize at ano ba yung dapat mo i-expect or gawin kapag ka nagpapamonetize ka ng channel. So, unang-una, kailangan kapag kayong channel mo is in the process of monetization, kailangan meron ka ng Google AdSense. And then, once na ma-monetize na ang channel mo, dun pa lang ito kikita through the ads or kapag na-approve na ni YouTube na kasali ka sa partnership program nila at monetize ka na. So, yung mga tao na manonood from there on, doon magsa-start kumita yung channel mo sa mga videos na ina-upload mo. If ever na hindi sila nagsiskip ng ad. So, mga viewers, kung gusto nyo pong supportahan ng mga content creators na pinapanood nyo, please, kung pwede lang po, huwag nyo na po sanang iskip yung mga ads. Kasi parang TV lang yan eh, or parang channel sa television na kumikita sila through the advertisement or yung mga ads na tinatawag or yung commercial break. So, ayun. So, ikaw as a content creator, once na ma-monetize yung channel mo at maipadala na sa'yo ni Google AdSense yung pin mo, that's the time na ililink mo na yon sa channel mo at i-verify mo na yung account. Once verified, syempre tumatakbo na rin naman yung mga kinikita mo. So, aantayin mo na lang yung time na makaabot sa $100 pataas yung kinikita ng channel mo. And once ma-reach mo na yung threshold na $100, then that's the time na pwede ka na makakuha ng YouTube na sahod. Pero hindi agad-agad yun makukuha. Like, for me, na-reach ko yung $100 threshold nung month of July. Pero na-receive ko yung report ng Google AdSense and na-receive ko yung MTC or yung reference na kailangan mo ibigay sa Western Union. Kailangan mo muna yon makuha through email. So, in my case kasi, Western Union yung pinili kong method of payment instead of ilalagay nila directly sa bank account ko. So, Western Union yung pinili ko. Total, marami naman Western Union. So, yun na lang. And then, come August 21, hindi ko siya agad nakuha sa Western Union kasi, syempre, unang-una, I was pregnant that time and high risk. Hindi ako talaga pwede lumabas. Kasi kailangan ko rin mag-bed rest. Aside from the fact na buntis ako, hindi ako pwede nasa labas. And hindi naman inalaw yung husband ko na mag-receive ng tawag dito, nung sahod para sa akin. So, ayun, and then August 25, doon na ako nanganak, and then I needed to get some rest pa. So, ngayon, since follow-up check-up ko kanina with my OB, minabuti na rin namin ng husband ko na kunin yung sa pinakamalapit na Western Union.
And then yun nga, papakita ko sa inyo yung video ng pagpunta namin sa Western Union. Tapos yun, once na nandun ka na sa Western Union, so mag-fill out ka ng form, bibigyan ka ng form, pero konti lang naman yun, basically info lang naman, like your name, date of birth, address, and then yung MTC, so dala ko naman yung screenshot ng email, so pinakita ko na lang sa Western Union, and then, ayun, pirma-pirma, pinaalala pala sa akin ng Western Union na peso ang ibabayad nila, which is okay lang naman kasi kesa naman yung ma-hassle pa ako na magpapapalit pa ng dollars. Kasi yung sa YouTube kasi, syempre, ang kinikita doon is dollars. So, it's either yung threshold na ma-reach mo lang or malagpasan pa. In my case naman, saktuhan lang, nalagpasan naman natin ang threshold ng bahagya and hindi naman siya ganun ka-laki para... Kumbaga, syempre, nag-start pa lang tayo and so, expected naman na ganun pa lang ka ang sinesweldo ng isang small YouTuber. And then, ayun, so, and also nga pala, syempre, since medyo mababa ang dollars ngayon, so, walang choice, kundi, yun, tanggapin ko ano yung conversion in peso. So, sana lang yun, dumating siya mas maaga-aga para... Kung nakuha ko siya, baka that time medyo nasa 50 plus pa yung peso. Pero kasi ngayon, nasa $48 something na lang eh. So, well, that's okay. That's good enough for me. Blessing pa rin yun. At masaya pa rin ako kasi, yun nga, sabi nga kanina ng husband ko, totoo pala siya. Sumisweldo pala talaga sa YouTube. Well, yes, oo nga. Para ngayon lang na-sink in na, oo nga, meron din pala talagang sweldo dito sa YouTube. So, sa mga aspiring content creators or YouTubers dyan, well, syempre, kaya rin naman natin ito ginagawa para din sa financial help na magbibigay nito sa atin at sa ating pamilya, hindi po ba? Pero yun na nga, parang bonus na lang din kasi yun kapag ka ikaw ay content creator, tapos, makaka-receive ka ng feedback na maganda yung channel mo or natutuwa sila at natututo sila sa mga videos na ina-upload mo or in my case, halimbawa sa akin, sa mga nagluluto, merong nagme-message sa akin na or merong magko-comment sa mga videos na nagustuhan nila yung recipe or gagawin din nila yung recipe or natuto sila dahil dun sa channel ko. So, maganda na rin yun sa pakiramdam aside from the fact na kumikita rin in the long run sa YouTube. So, sa umpisa po, hindi siya madali. Syempre, kailangan ma-reach mo muna yung requirement. By the way, meron akong video dyan kung paano ma-monetize ang channel. So, if you want to know more about it, watch nyo lang yun. And then, ayun po, I would like to take this opportunity na rin na mag-invite na kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, please do subscribe now and click on that notification bell para notified ka sa mga susunod pa ng mga videos. Lahat ng mga walang sawa na nanonood ng mga new uploads or yung mga dati pang uploads, thank you sa inyo lahat. So, comment lang kayo if you have any suggestion, comments, tips, anything that you'd like to discuss, comment lang po kayo dyan. Thank you so much again and I'll see you on my next video. Bye!